Hello mga kalutong bahay, magluto na naman tayo ngayon ng miswa with pritong isda. Ito ay budget olam. Una, ipainit tayo ng mantika dito sa ating kawali. Pag mainit na, lagay na natin ang ating mga sangkap. Sibuyas. Kamatis. At yung ano ng sibuyas na may dahon. Yung kanyang sangkay. Sangkay ba yun? May nakalimutan ako. Bawang. Hindi ko agad nalagay. Okay. Okay lang naman yun. Ayan ang bawang na magbigay bango sa ating ulam. Ayan. Nahuli si bawang. Pero okay lang yan. Halo-halo lang. Maya-maya lang, maglagay tayo dito ng tubig. Ayan. 3 cups of water yan ang nilagay ko. Kumulo na siya. Inilagay ko na ang hinihimay-himay kong piniritong isda. Kinunan ko siya ng buto-buto. Simmer lang natin yan. Napakasimpleng ulam nito mga kalutong bahay pero masarap siya. Ayan na at kumulo na siya. Lagay natin, naglagay ako dito ng carrots. Yan, hiniwa ko ng pino. At simmer lang natin sandali yan. Naglagay na ako ng asin. Ng ground black pepper. Seasoning. Nasa inyo yan. Kung maglagay kayo ng seasoning. At halo-haluin lang muna. Itong ulam na ito mga kalutong bahay ay napaka-mura lang. Hindi naabot ng 100. Mga 80 pesos lang. Ayan, nilagay ko na ang tangkay ng pichay. Inuna ko yung tangkay ng pichay. Yung nasa dulo yung pinaka-ano niya. Parang hindi agad ma-ano. Hindi siya agad maluto ba. Yun ako lang ang paglagay. Ayan, nilagay ko na ang miswa. Miswa. Na masarap. Nito mga kalutong bahay. Luto, pwede natin itong lutuin pag ano na medyo ubos na yung ating mga ano dyan budget natin. Kaya gawa tayo ng paraan na magkaano tayo gawa ng ulam na masarap kahit mura. Ayan na ang pitsay. Inilagay ko na ang pitsay dito. At
sa hindi pa pala nakasubscribe sa akin channel, pakisubscribe naman po at hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Ayan na, magsimpla na tayo dyan mamaya. Simplahan natin na tikman natin, saka natin kung tama na ba yung timpla. I-simmer lang natin muna yan. Lagyan ko muna ng patis, piso. Isang kutsarang patis. Dahon ng sibuyas. Simmer lang natin sandali. Shout out mga kalutong bahay. Ayan, tikman na natin kung tama na ba ang timpla. Kulang kaya nagdagan ko ng kunting asin. Tikman natin ulit yan. Ayan, natama na. Maraming salamat sa inyo. Sana gusto ninyo ang ating recipe ngayon. Salamat!